Inararo ng isang truck ang apat na sasakyan, kabilang po ang isang pag-aari ng It's Showtime host na si Vice Ganda. Ligtas siya pero nag-aalalang bumaba para kamustahin ang ilang pasahero. Pati ang truck driver, inhingi rin niya ng tulong sa noontime show. At nakatutok si Nelson Canlar. Nakasalpok pa ang truck na ito sa isang kotse sa panulukan ng Katipunan Avenue at CP Garcia sa Quezon City nang makuhanan ng ilang motorista pasado hating gabi nitong Linggo. Ilan pang sasakyan ang nadamay dyan. Buti wala kasakay. Buti wala kasakay. Ano kasakay si Vice? Ah, si Vice. Kabilang ang sa It's Showtime host na si Vice Ganda. Si Vice, makikita pang kinukumusta ang mga pasahero ng sasakyang sinalpok ng truck. Sa kwento ng saksi na si Jeffir Bequilio, pa-U-turn daw ang mga sasakyan nang mabangga sila ng truck. Posible raw na nakatulog ang driver nito at dumire-diretso sa concrete barrier kaya sumalpok sa mga kotse. Maya-maya, dumating na rin ang mga taga-QCPD at inimbestigahan na ang insidente. May tumugon din na ambulansya para magbigay ng paunang lunas. Wala naman daw malubhang nasaktan sa aksidente. Sa It's Showtime nitong Lunes, ikinuwento ni Vice ang insidente. Dito inihayag ni Vice ang pag-aalala niya para sa driver ng truck na nakabangga sa kanila. Naararo kami, apat kaming sasakyan. Malaki yung bangga si Vice. Parang nakatulog yung driver. So, wasak na wasak. So, sana po tulungan nyo yung driver kasi balita namin. Yung may-ari ng truck, sana po tulungan yung driver kasi naawa rin ako dun sa driver. Yes. Kasi yung mga, ang daming sasakyan yung... Sa isang pahayag, sinabi naman ng delivery platform na Lalamove na nakikipag-ugnayan na sila sa operator ng truck na nasangkot sa aksidente. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon ng otoridad. Nagpapasalamat din sila kay Vice Ganda sa kanyang concern sa mga naaksidente, kabilang na ang driver ng truck. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.